Hi guys! Ngayon ay pupunta tayo sa North Caloocan. No, North yun, no? North. So, papalagyan natin ng tow hitch itong ating Montero. Kaya ako bibili ng tow hitch ngayon para sa Ironman, di ba? Dadalhin natin yung motor natin doon para sa scrutiny. Fitbit ko yung motor, tapos pag-uwi nakasasakyan, ganun. Kaya ayun, si Ivan ulit yung driver natin. Pag-uwi po natin guys. Ako na magdadrive ng Montero, bitbit natin yung itong motor natin na Ducati Street Fighter V4. At subukan natin kung okay yung ating biniling tow hitch kung hindi malalaglag si Ducati. Andito na ako sa exit ng Paso de Blas. At nung sinerge ko to, pinapa-exit ako sa Smart Connect. So buti na lang nakita namin mas malapit dito sa Paso de Blas, ano? At dating gawi, pahinto-hinto ako sa daan kasi hindi ko nasaksak yung aking Lexin Bluetooth intercom dito sa helmet ko, nakalimutan ko. Mahirap mag-navigate pag walang cellphone holder sa harap. Ngayon kung walang cellphone holder, kahit Lexin Bluetooth intercom na lang sana para naririnig ko. Dito naman sa tow hitch na to, wala naman daw bubutasin. May mga vloggers din na nakapagpa-install na ng ganyan, like si Boss Pig Motovlog. At mukhang okay naman, tsaka matakin mo, ZH2 pa yung sinakay, di ba? ZH2 mabigat. Ito ngayon, Ducati natin, magaan lang to eh. So, ang gusto ko na lang i-practice dyan yung kahit ako mag-isa, kaya kong isampa sa tow hitch yung ating motor, ano? Sana. Isampa at ibaba, nako, sana kaya. Binuksan ko yung visor ko guys, ang init eh. Summer na summer talaga guys. Tsaka yun nga, itong vlog na ito, hindi pa nangyayari yung Ironman, ano. So sa Ironman, excited ako kasi sasakay ko yung ng Montero yung motor natin eh, pag pupunta dun sa inspection time, diba? Kaya yung mga nag-Ironman, nag-hotel sila doon eh. Sarap ko na, silaw ako. Traffic talaga dito, no? Hindi pa rush hour yan. Tsaka nung binlog ko to guys, Sunday, sino yung tumatawag sa akin? Nakabukas ang aking wallet, buti hindi nalaglag. Yan ang nga ba sinasabi ko eh, yan ang hirap eh. Pagka nagbubukas-bukas ng ng cellphone eh. Buti na lang hindi nalaglag yung gamit ko. Shout out you sir, thank you. Napansin niya no, buti mabagal lang yung takbo ko, oh my god. Tapos nadukutan ako no. Sana mabago yung aking oras ng pagising. Kasi nasanay ako sa oras na gising ko is alas 12 ng tanghali. Pero tingnan ko lang kung nasan na ako, no? Oh, tingnan mo, buti hindi nalaglag yung gamit ko. Oh my god. Ayun, so bawal dumiretso dun. Kanan tayo dito, then U-turn, then dire-diretso, tas kanan sa main road, then kaliwa. Diyos ko, ang daming eh. Matito naman tayo, sige. Sige, bahala na. Let's go. Shoutout sa mga tiga dito guys eh. Matraffic siya ha. Ito na yung pinaka town traveler siguro, no? Kakanan nga dito, one way dun. Para tayong nasa Baguio ha. Oh my god, ang init. Ang saya naman dito. First time pumunta dito. Kakao, saan kaya ako nito? Sandali. Wait lang. Papark muna ako sa... Saan kaya ako magpapark? Wait lang ha. Wait lang guys ha. Park lang ako ha. Park lang ako dito. Wait. Dito lang, dito sa tabi. Ay, subscriber. Wait. Wait lang. Ang init pala dito, guys. Mainit ba talaga dito? Thank you, sir, ha? Ayun, oh. Thank you, sir. Ingat kayo, ha? Ingat kayo, ha? Hoy, salamat, ha? Ingat. Tadali, guys. Naliligo ako. So, pag ganyan siya, and then dito. Tapos, kakanan. Then, kakanan ulit. Sige. Oh, thank you. Tuli na ako, guys. Ligaw moments natin, ano? Ngayon ako, promise, ilalagay ko na talaga yung Lexin na tsaka maglalagay na tayo ng cellphone holder dito. Wow, ang long dito, ha? Ano kaya lugar na to? Maganda dito, ha? Parang village, ha? Diba? Toyota Fairview. Diba? Nasa Fairview pala tayo. Fairview na pala to. Hala ba, nagtitindi ng buko dito. I need buko. Ah, ito, Amparo. Ito na yung pupuntahan natin. Ito na siguro yun. So, okay, Amparo. Pagdating daw natin sa Amparo Covered Court, tatawagan natin siya.
sige, tayo mag-iingay dito. Amparo Village pala to. Village to. Ito. Dito na tayo guys. Message natin sila. Dito ako sa malamig. Ito na si sir. Papunta na tayo sa shop. So ang landmark niya is Amparo Covered Court. Pero mahirap din yung ganito guys ha. Kapag hindi talaga siya familiar na shop. Huwag yung gagawin to. Baka ma-hold upan kayo. Yung kunyari nagtitinda. Wala. Pinapunta ka lang sa liblib na lugar para ma-hold upan. Pero sina sir mukhang ano naman, legit. Dahil sinap post pick nga, nakapagpa-install eh. Ito na pala yung shop niya. Okay, dito pala. Sir, anong tawag doon sa nilalagay sa likod? Tow hitch? Tow hitch, no? Tapos yan yung receiver, sir, no? Ito sir, yung double receiver. Yung mismong nilalagay, yun yung carrier. Ako sir, double receiver. Receiver to, no? Tapos yun yung carrier. Yun ba yung sakin? Ilang araw ginawa yun, sir? Tatlong araw, ano? Kaya kasama na yung pintura tsaka yung ganyan, no? May reflector pa, ano? Made to order kayo dito, sir? Ah, okay. Anyway, 3 days lang naman matatapos na, ano? Ayan guys, nandito na yung montero natin. Hello guys. Pasok na namin yung sasakyan at sasakyan na natin 'to. So yung iba, 'yun yung mga hindi paggawa. So nandito na yung mga finished product nila. Ito yung carrier. Ganda oh, bagong-bagong pintura. Ito yung ating receiver. May takip pa oh, rubber oh. Ayos siya eh, no? May takip talaga siya oh. Para pag tinanggal mo yung carrier, oh, may rubber oh. Galing. Tapos dito naman yung mga customer na nila dati. So ito yung kay Kenji Moto, tapos kay Don Chow. Kilala ko to eh. Panoorin natin ngayon kung paano nila i-install yung receiver na to at yung carrier. So ano yung tinatanggal nila, sir? Yun yung stock mo, sir. Yun yung hook, kung tawagin. Ay, yung hook ko, no? Yung case na masiraan ka, yung kasi yung hihilahin sa'yo. Ah, okay. So hindi mo na siya kailangan kasi may receiver ka. Yun na yung hihilahin sa'yo. Ah, yung receiver ko, no? Ang galing. So ito guys, tinatanggal nila yung stock hook natin, no? Ayan yun, pakita mo. Ayan yung hook natin, no? Ayan. Tatanggalin na si Captain Hook. So ito, sir. Plug and play to, sir. Kung ano yung pinagtanggalan natin, sir, ng hook mo, doon tayo magkakabit. Kasi okay. Yun yung dinesign ng gumawa ng mga sasakyan. Yun kasi yung heavy duty na kakabitan talaga. Okay. So ibig sabihin, talagang matibay yung part na yun kasi dyan yung hook, eh, di ba? Ito na yung stock na hook natin, guys. So meron siyang butas na ganyan, no? So ito yung nakatapat sa chassis natin. So si sir, gumawa siya ng receiver na nakasakto sa butas. So tayo, hindi na tayo magbubutas. Yung stock na butas ng frame natin ang gagamitin. So maganda, di ba? Plug and play talaga siya. Ngayon naman, tinatanggal nila yung isa. Sir, ano yung mga tornilyong ilalagay natin dito, sir? Ito, sir. Common pa rin, sir. Yung stock mo pa rin. Kasi ito, sir. Dinesign pa rin si Montero kasi magkakasama to, sir. So hindi natin pwedeng tanggalin. So yung dito mo, sir, sa ilalim, ito yung papalitan natin ng heavy duty kasi okay. Yung nut niya umiikot sa loob ng chassis. Okay. So hindi natin makukuha yung saktong higpit. Okay. So ito yung ipapalit natin, sir. Mas malaki, tapos yung nut niya may welding siyang plate para pag hinigpitan natin, babangga sa chassis. So mahigpit talaga siya. Hindi siya iikot. So hindi siya magbabaybay kahit hindi siya talaga luluwag. Okay. Kasi pag dumikit na sa loob ng chassis mo to sa katagalan ng panahon, didikit na talaga sa chassis mo. Napakasigurado ng tornilyo natin, sir, ha. Ayos ha. Mukhang matagal na kayo sa business, so, sir. Mga ilang taon na kayo nagganito ng business? Magti-3 years na, sir. Tatlong taon na kayo. Magti-3 years. Tagal na rin pala, no. Marami na sasakyan ang nalagyan. Sa tingin mo, sir, mga ilang SUV na o pickup ang nalagyan mo? Estimate ko, sir, siguro mga 200. Dami! Mayaman ka na, sir! 200, no? Magkano kasi yung tow hitch natin, sir, including yung receiver? Ah, yung set ba, sir? Yung set. 23, sir. 23. Bro, type mo nga, 23,000 times 200. Tignan mo. Curious lang ako, eh. Hindi nasa kalating million na. Ano? 4.6. 4.6 million, sir! Mayaman ka na! Ayun na, lalagay na nila yung receiver, guys, oh. Ayan, pinagtutulungan nila. So, niluwagan nila yung aking reserbang gulong. Ngayon, lalagay na nila. So, kailangan talaga tatlo yung magtatrabaho dyan, guys. Parang gusto kong tumulong, ha. Sir, yatras ko ba yung sasakyan? Excited na ako makita yung result. Tignan mo, parang tambucho. Sir, ang pangalan ng brand natin is Power Carrier na. Oh, power talaga, oh, dalawa eh. So, maganda sa Power Carrier nila, guys. Dalawa yung butas ng receiver niya. Pwede naman daw kahit isa lang, kaya lang siyempre, dahil sa gumagalaw yung motor, no? Bibilog yung gitna, kasi kwadrado yan eh. So, maganda yung dalawa.
pwersado siya. Tapos pagka hindi mo ginagamit, like yung nakikita natin sa ibang sasakyan, walang takip. Yung sa kanila may takip, oh. Yung maganda sa kanila, oh. Ang galing, oh. Paano nila na nagawan to? In-order mo yan, sir? Sir, may nabibili talaga. Ah, may nabibili talaga. Yun, yun ang wala sa ibang carrier. Ang galing. Pubuhatin na nila, guys, yung power carrier natin. Ayan, oh. Linis, ah. Tapos may libre pang ano, reflectorized sticker, oh. Ano, sir, ah, pag maglalagay ka talaga ng carrier, mas maganda, dalawang tao. Okay. So, mas mabigat kasi siya, eh. Oh, dalawa kasi yung tube na susutan yan. Ito, sir, sa vibration lang naman to, kaya nilagyan ko ito. Ah, yung sa taas. Pero meron pa rin talaga siya na bolt para wala siyang tendency para matulog. Okay. Ilan yung maximum load niyan, sir? Kapag sir, ang depende kasi yan, sir, kung stock ang Montero mo, kaya niyang bumuhat hanggang 260. 260. Mm, pero pag si carrier ang sinabihan natin na max load, kaya naman ito hanggang 350 kilos. Ito yung ramp mo, sir. So mahaba yung ramp mo, mas mahaba kasi yung ramp, mas madali mag-load. Oo, oh, tama. Ganyan lang kasimple ilagay. Oh, sa shoot siya dyan. Bago sa inyo, sir, so wala siyang tendency galing, para mag-load. Para makita mo yung baba ng suspension. Okay, dito tayo. Yun, oh. Ah, yun. Nagpa siya ng konti, sir. Naka-level siya ngayon dahil nakasakay na kayo, no? Tama, tama. Ang galing. Kasi kahit gaano kabigat ang inuloon mo, yung nilagay kong receiver, hindi mo magagalaw. Okay. So ang bababa naman kasi sa suspension mo. Mm-hmm. Para madadaya niya yung baba ng suspension mo. Tama. Ganun. Okay, galing. Wala, tatlo na 'yung sumakay. Tatlo na 'yung sumakay diyan, ha. Pakita natin kung paano isakay 'yung Ducati Street Fighter natin, guys. Yan, sakay na nila. Magaan lang, no, sir. Ako, may lalagay ko kaya ako mag-isa 'to. Practicing ko na. Okay. Sige. Yun, oh. Palig, yan, oh. Oh, yun. Binitawan na, oh. Pwede pala pag ganyan, oh. Uy, pogi, oh. Ganda, tignan, oh. Tignan nga natin ng malayuan. Yun, oh. Pogi, oh. Nice, di ba? Tsaka ang kinaganda, nakatayo ka agad kahit di pa tinatali, di ba? So, ngayon naman, guys, itatali naman nila ngayon. Tuturuan tayo ni sir kung paano itali yung motor. Yun, sa manubela ilalagay. Tapos dyan yung hook. So tayo naman, bali may libre siyang apat na ganyan. Ganyan lang pala kasimple yan. Ganyan sir ang position niya. Yan. Para okay. Yung force mo pababa. Para pagpila mo sir. Oh, hihigpit siya, no? Yun, no? Tapos sa kabila naman. So sa harap talaga inuuna kasi dyan yung suspension. So pag nagtali mo yung dalawa, itulak mo lang yung motor mo sir. Pag di na siya abot doon, okay. Ayan guys, nakalagay na yung motor natin, no? Bilis ng gawa. Wala man 20 minutes sir, eh. Wala pa ba? Parang 15 minutes lang, you know? Ayan, oh. Guys, oh. Visit nyo lang yung Facebook page nila, Power Carrier. Hanapin nyo lang si Sir. Sir, anong pangalan nila? Roylan Manalili. Si Sir Roylan Manalili. Manalili. Okay. Sir, made to order naman yung mga product ninyo. Made to order kami ngayon kasi maraming umu-order ko. So, nag-minimum days kami ng 3 days. Okay. After 3 days, kung tapos na yung product, kukunin sa shop. Kung busy naman yung nagpagawa, sila pa rin yung mag-i-schedule kung kailan nila kukunin. Okay lang naman sa amin. So, yun. Salamat kay Sir Roylan. Magbabayad na ako 23,000. Pero at least, madadala na natin yung mga big bikes natin kahit saan tayo pumunta, no? Ayan. So, ikutin lang natin ulit. Oh, guys, oh. Ayan, oh. Diba? Ayos, diba? Sa likod naman. Yun, oh. Yun, oh. Diba? Malayo pa yung clearance, eh. Ayos. Ayan. So, biyahin nyo tayo. Balik tayong Pampanga. Sir, ito yung bayad, oh. Pakibilang na lang. Tapos, daan tayo ng expressway, doon tayo kakain. Yung ko kung saan gusto. Saan mo gustong kumain? Kahit saan gusto. Basta libre. Sir, thank you so much. Thank you. Tuloy na kami. Balik kami Pampanga. Tsaka, mag-iwan pala ako ng sticker dito. Sir, oh, dinamihan ko na. Ikaw nang bahala. Ha? Ikaw nang bahala. O, yun. O, yung mga magpapalagay, meron din free sticker. Tuloy na kami, sir. Bye-bye. Thank you so much. Lagay ko lang yung mga gamit ko sa loob ng sasakyan. Mga subscriber pala natin sila, guys. Sila, oh. Shout out sa kanila, oh. Ayan sila, oh. Picture daw sila. Lagay ko lang yung gamit ko dito. Yun, oh. So, ito yung mga stock natin, guys. Ayun. Right, tuloy na tayo. Sir, ano yung maximum speed na pwede lang sa Ducati? Kaya, sir, kahit mag-at 120 ka, pwede. 120, no? Expressway, pwede. Sige, sige. Kasi ang common naman yung kahit mapaku ka lang bigla, ganyan lang. Ganyan lang naman. Okay na yun, ganyan lang. Yan, ha. Uwi na tayo. At piling ko puno yung sasakyan ko. Medyo na kinakabahan pa ako kasi hindi first time ko to na magsasakay ng big bike sa likod ng Montero, no. Pero guys, kita nyo, kala nyo sa camera kanina parang nakalabas yung gulong niya. Pero kung makikita mo sa side mirror, tingnan mo nga side mirror. Oh, kita mo sa side mirror, hindi masyado nakalabas, di ba? Tapos dito sa kabila, oh. Ayun, oh, di ba? Hindi masyado nakalabas. So okay lang siya. Yan, salamat sa Power Carrier at na napakabilis ng gawa nila.
So sabi niya hanggang 120 daw yung takbo pwede, pero hindi naman tayo papatakbo ng 120. 100, 190, 80 lang ganun. Lalo na sa mga lubak na kalsada, no? Yeah, oh, isang gas station kaya tayo mag-i-stay. Punta muna tayo ng gas station expressway. Andito na kami sa expressway, guys. Pakita mo yung daan. Oh, so pakita mo si Ducati sa likod. Hindi, sa likod natin. Yan. So, yan, no? Oh, eh sabi nila maximum 120 yung kaya, pero ayoko subukan. Hanggang 100, 100 lang tayo, pwede na. Andito ako sa pinaka slow moving lane, eh magpapasok tayo sa inner lane. Naghanap kami ng gas station ngayon para doon kami kumain pauwi. Sana makarating kami ng gas station ng maliwanag pa, no? Ano na kasi mag-alas 5 na. Pero buti naman dito sa expressway, kahit mabilis ang takbo, smooth naman yung asfalto ba. Okay naman yung motor. Nakakatawa dyan, naiwan ko yung susi sa motor. Nandiyo yung susi. Oh, zoom mo, editor. Yeah, zoom mo. Yan. Yeah, naiwan ko. Hindi pwede sa ano to, sa Manila. Baka may kumuha ng susi. So, yan. Kain lang kami sa gas station, guys. Mali. Pati GoPro pala naiwan. Makikita ba dyan sa camera? Nakita mo? Nakikita ba? Kita naman. Naiwan ko yung GoPro. Hey, guys. Nandito na kami sa Petron Marilao. Yan, park tayo sa maliwanag. Dito tayo sa likod. Hindi ko nga alam kung saan ako maggagawa ng thumbnail. Siguro dito maganda maggawa ng thumbnail. Ano? Yan. So, last time, kumain kami sa Black Scoop. Ngayon naman, sa Kenny Rogers tayo kakain. Patitikimin natin ng premium steak si paring Ivan, yung driver natin. So, ako na yung nag-drive yun para ma-experience ko yung ano, what it's like to have a power carrier sa Montero na may nakalulan na big bike. Bukati pa. Dito tayo sa likod. Lagi ako dito sa likod. Titignan mo, mayroon din siyang carrier. Ano kaya yung bike carrier? Siguro yan, no? And guys, success! Nakarating tayo dito ng safe si big bike. Ayan, oh. Okay ba siya? Okay naman pala eh. Matibay. Ayos, oh. Great job, power carrier. You know. May sticker ka, sir. Meron, sir. Meron. Kuha lang natin sticker, sir. Chero, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. You know? Thank you, sir. Thank you, ha? Thank you. Sir, oh. Thank you, sir. Ano yung tindahan nyo dyan? Hapchan? Ah, okay. Thank you, sir, ha? Thank you. Sir, oh. Thanks. Sir, oh. Thanks. Ipataw ako, guys, sa kabilang pwesto. Hey! What's up? Oh, tara, back tayo. Subscriber. Yun, oh, nakilala nila tayo. Di ba masyado nakalabas yung sasak, yung ano, yung okay naman siya. Tara, kuhanin natin yung mga gamit natin. Ayan, tignan nyo, guys. Naiwan namin yung susi. Naiwan ko rin yung camera ko. Mali. Naiwan ko. Higpit kasi ng pagkakalagay. Yun, oh. Yun. Tapos yung susi. Naiwan ko. Ito nga pala sina, sir. Bigyan natin sticker. Sir, oh, thank you. Thank you, sir. Saan pa kayo bibiyahe? Sa kayo bibiyahe? Lang ng Marilao. Ah, Marilao lang kayo? Ah, lapit lang pala. Para naamoy namin ang dito. Naamoy, no? Thank you, sir, ha? Dito tayo, sir. Dito. Yan. You, no? Naka-uniform pa kayo, sir, ha? Jump shot. Sir, thank you. Ingat kayo. Thank you. Kain tayo sa, ano, sa loob. Kain tayo. Kakain lang kami. Ingat na. Sana naglaro. Wala, kabibili ko lang. Okay, sinubukan na, namin. Sinubukan mo lang. Oh, eh so far so good. Nandito pa eh. Okay. Pag mahirap naman. Pag wala na, di siya effective. Pasok lang kami, sir. Thank you. Okay. Lock ko lang yung pit. Tara. Kain tayo sa Kenny Rogers. Sa taas tayo. Yeah, naka-shade pa tayo. Nasa loob na pala tayo. Dito matahimik dito, guys. Papakakainin natin si Ivan ng masarap na steak. Ano? Puka. Right. So okay naman yung power carrier natin. At medyo talagang maalog lang siya kasi siyempre, naman na bakal din tali. So sana yan lang. Pag nasanay ka na, hindi ka na masyado kakaban. At siyempre, iwas ka na lang din sa malubak na daan. Dandaan ka na lang kung hindi maiwasan. Ayun, so order lang ako. Patikin mo kay paring Ivan yung premium steak dito. Ayan, oh. Anong, kumusta? Masarap. Oh, yes, oh. Ito yung premium steak nila. Ayan, oh. Daming rice, oh. Parang Stefano lang, oh. Ayos ba? Kawawa siya. Alright.
May papalit na kay Stepano sa TikTok. Yun no. Ubos na oh. Taob. Ubos na oh. Natapon yata? Natapon? Sayang. Ubos oh. Ubos. Right, tapos na kaming kumain, guys. At salamat sa Power Carrier at siyempre hindi naman tayo nakamotor ngayon. So magsa-soundcheck tayo. Nakakaganto, no? Alright, maraming salamat, guys. See you next vlog.